Ni papa mo? Nagbibilad ng? Palay. Kumusta naman yung pagkain nyo? Okay lang naman po, pero yung pera wala po. Wala kayong pera? Tama-tama lang sana makakain nyo. Opo, wala pa kami pabili. May bigas naman kayo? May bigas sila, walang ulam. So nandito na po yung mama nyo, yan. At napayak yung bata, no? Ramdam yung hirap. Good morning po, Nanay Martina. Magandang umaga po mga kababayan. Naiba tayo ngayon mga kababayan, no? Kasi pumunta tayo kanina doon sa dating tinirahan ni ni Ate Martina. Wala sila doon. Bumalik po pala doon sa dating lang bahay, kaya nandito tayo ngayon. Hello Ate Martina, nagulat ako at nandito na pala kayo. Kailan pa kayo dito, Ate Martina? Bakit napalipat kayo? Ito yung dating sinasabi mong bahay nyo talaga. Bahay ng magulang nyo. Ngayon, bakit nabalik kayo dito? Ano nangyari? Pinaayos yung bahay? Hindi po. Para tingin na po yata yung may-ari. Ah, okay. So, nakailang taon din kayo doon? 1 taon po mahigit. Ah, matagal-tagal din ano? Tapos dito, August pa kayo. Ay, kailan? Noong August lang po, August 23. August o September 23? Noong August po, isang buwan lang po namin. Ah, okay. August 23 kayo nandito. So, isang buwan na kayo. Eh, buti lang pagbalik nyo. Buo pa yung bahay. Okay. Kaya lang, buo siya. Pero, ano na to eh. Tawag nito, kunti na lang. Pabagsak na rin, no? Delikado. Lalo na pag may bagyo tayo. Wag naman sana. Naku, babagsak na talaga siya. Dahil kunti na lang ang nakakapit. Oh, nakatali pa yung iba. O, kumusta kuya? Ayos lang po. Ha? Ayos lang po. Anong klaseng ayos? Anong ginagawa ni kuya ngayon? Nagbibilad po ng palay. Nagbibilad ng palay. Okay. O pati si Ate Martina, bakit saan kayo galing? Galing ba ako sa barangay hall po? Inaano ko po yung tag dito. Yung sa senior po ng tatay ko kahit na namatay na po. Nakukuha pa po ako. O meron pa. Basta tawag nito. Pag kahit namatay na, meron pa silang makukuha. Hindi ko alam. Mga 3,000 ata or mahigit pa. Hindi ko po alam kung magkano. Eh wala pa po yung mag-i-interview. Inihintay po namin. Nasa kuliling pa po kasi sila. Hindi ka na pumasok doon, kuya, sa ano? Sa dati mong trabaho sa Ordanita, sa Bagsakan? Kasi nagkaka-COVID yung pinaka-boss namin doon. Namatay po siya, kaya hindi po na pumapasok. Mahirap na kasi marami pong bata. May mga bata. Kaya hindi ka muna pumasok doon. Okay. Dito ka muna sa pagbibilid ng palay. Magkano naman ang kinikita mo dyan sa pagbibilad ng palay? Meron pa isang araw, binibigyan ako ng 250. 250? Araw-araw naman yung pagbibilid ng palay? Hindi naman po eh. Alos ka gumagaling pala ako sa pasma. Napasama po sa isang linggo. Nagkasakit din kayo. Bakit napasma kayo nga eh? Dahil nabilad sa init tapos naligo, ganon. Naulanan po. Naulanan. O, mag-ingat-ingat ah. Kasi ang dami mo binubuhay. Doble ingat din. Dahil napakadelikado ang panahon natin ngayon. At maraming nagkakasakit. Kaya doble ingat din, no? Bilang isang padre de pamilya. Dahil kawawa yung mga bata. O, kumusta kayo mga anak ko? Okay lang po. Ha? O, anong ulam natin kanina? Anong ulam, Gwen? Anong inulam nyo kanina? Wala po, nagkape lang po kami. Ngayon, anong inulam nyo kaninang umaga? Kape ng tanghali. Kape? Umamay ng tanghali? Wala pa po. Wala pang... Hindi pa po kami nakabili. Wala pang sinaing? Hindi ko po alam sa kanila kung ano po. Walang bigas o may bigas? May bigas naman. Wala lang ulam. Pero may kape na. Oh, pwede kape uli. Mamayang tanghali, ano? Para may sabaw lagi. O bakit? Walang ano? Walang huling palaka? Noong nakaraan, masarap ulam yung palaka. O bakit walang huling palaka, anak? Wala. Bakit? Pag ganito bang panahon, wala ng palaka? Ha? Kailangan tag-ulan lang, kuya? Meron din po. Nakabenta rin po yung isang araw. Nakabenta kayo ng palaka nung isang araw? O ilang kilo ang nabenta nyo? Higit na isang kilo lang po yun eh. Magkano isang kilo?
hindi po kami nag-memorisyo. Eh, sila pong bigay ng bigay sa amin kung magkano. Pero bigay sa amin, bigas na lang po. Ah, bigas. Parang binarter nyo. Palaka, barter, bigas. Parang ganon. Kasi pag sa palingki, nakikita namin dyan 150? 300 po. Ay, 300 na ngayon. Opo, isang kilo. Ah, tara, mamaya samahan mo ako. Punta tayo doon sa tubigan ko. Manguha tayo ng palaka. Mahal-mahal pala ang kilo, no? Medyo mahal-mahal pala ang kilo ng palaka, 300. Kailang yung ba yung pinipingwit, yung ginaganyan? Hindi ba pwedeng hulihin? Meron naman dyan palakad-lakad sa kalsada, ah. Ay, yung mga karag po yun. Hindi pwede yun? Pwede po yun. Ay, hindi pala pwede yun? Pwede po yun, iba. Kinakain nila yun, hita lang. Matataba pa yun at malalaki ang tiyan. Mas masarap siguro ngat-ngatin yun. Hindi po yun. Hita lang pong kinukuha nila doon. Ah, kasi hindi pala pwede yung nandyan-dyan lang. Okay, bumalik kasi kami, Ate Martina. Kung hindi lang lockdown, mga kababayan, no, pasensya na po sa ating sponsor dahil sila ay nag-lockdown dito, tama? Nag-lockdown kayo, no? And then, buti na lang may nagbalita sa amin na okay na sila, hindi na sila lockdown, kaya kami ay nakapunta dito uli. Dahil nung nakaraan na dapat susugod kami, may harang, hindi pwedeng pumasok, kaya sabi namin, isa ka na lang pag okay na at wala nang harang yung giling, pupunta at babalikan namin si Ate Martina. Kaya ngayon, kailan yung pagbalik namin, akala namin doon siya sa dating bahay, dito pala sila, bumalik sila dito sa dating bahay ng magulang nila. Ito, no, warak-warak na rin at napaalis sila doon dahil babalik na rin yung may-ari ng bahay at doon na rin sila titira. Okay. Sige, so nandito kami dahil sabi nyo wala kayong ulam, no, at malamang yung bigas na natira dyan, kukunti na lang, ano. Ang sisipag nyo magbilad ng palay pero kayo walang bigas, kukunti lang. Pwede naman dyan, ah. Oh, sumalo kayo dyan. Sino ba may-ari nandito? Wala pala may-ari, kuha kayong tag-iisang sako. Lockdown na naman? O kung di tamang-tama pagbalik namin dahil lockdown na naman, malamang isarado na naman nila yung... Nadalinggo po dito. Hanggang... Naku, tamang-tamang po mga kababay yung pagbalik namin dito, no? Talagang swerte si Ate Martina. Dahil lockdown na naman po daw bukas. No. So ayan, mayroon kaming lamesa at saka upuan kasi ito yung ni-request ng ating sponsor, no? Silent sponsor from Miami. So ayan, talagang kailangan makain nila ito. Yummy kasi bagong lamesa. Kasi nung nakaraan mga kababayan dati doon sa tinirahan nila, ay nakalapag lang sila, no? Nung binigyan natin sila ng Jollibee. Diyos ko, nakalapag lang po sila doon. Kaya ngayon, nakita ng ating sponsor at ito ang ni-request para mabilhan daw natin ng lamesa. Kaya ito, hindi na sila sa lapag kakain. Oh, ayan. So, Ate Martin, ay kuya, bili na ng gin. Tagay na tayo habang maaga. Ay, anin. Yung anin pala kasi six-seaters pala ito mga kababayan. So ang request ng ating sponsor ay talagang sinunod natin, visitors, ayan, anim na upuan, isang lamesa, at mayroon pa tayong groceries. So hindi lang po lamesa at upuan mga kababayan, ginawa pa natin, no, dahil may nasubla doon sa padala ng ating sponsor, ay binilhan ko pala sila ng groceries dahil groceries at bigas dahil bukas magla-lockdown. Tamang-tama yung dating namin, yung punta namin ngayon kasi bukas hindi na naman kami makakapasok dito. Kaya ayan, groceries. Jakoy, anong meron ka dyan? Ito madam, pasit canton at mga noodles madam. Pwede sa hugan ng palaka yan, pritong palaka. Pwede madam? Oo. Pwede madam. Siyempre, inuulam nila kanina. Gawit ang luto. Yan, pangyari na ng mga bata. Gatas pa rin po dito, pangyari na ng mga bata din madam. Mga dilata. Wow, assorted nating mga dilata. Yan, umiyak siya din kanina kasi wala daw silang ulam. At dito na, may pangunang ulam na sila. Yan. Kasi kape lang kanina madam yung almusal na madam. Yan, may bigas. Kung ipatong po yan, baka bigyan mo lang. Yan,
Oh, Ate Martina, Ate Martina, hindi nyo akalain na kami ay babalik ano. At talagang nasundan namin kayo dito sa dating yung bahay. O anong mensahe nyo po ngayong umaga, Ate Martina, na kapilang ang inulam nyo kanina. And then hindi nyo pa alam kung ano magiging tanghalian nyo. And then may merong biglang dumating na biyaya. Salamat po sa biyayang binigay nyo po sa amin. Sana po madami pa po kayong matulungan na gaya ko po. Maraming maraming salamat po. Bakit naman ay ito na ni Martina? Kinagatin ba kayo ng palaka? bakit naiyak si Ate Martina? Dahil ang bait ng ating Panginoong Diyos, no? Talagang napakabait sa atin. Basta mas magiging masipag lang tayo, kahit gaano kahirap yung buhay, basta tayo ay gumagawa ng paraan kung ano yung pwedeng remedyo para mabuhay yung pamilya natin. Ano, o kuya, anong mensahe niyo po sa ating sponsor, kuya? Sa pagtulong. Sana marami pa matulungan na itong tao. Maraming salamat po. Wendy, bakit anak? Naiyak na naman si Wendy anak. Dahil hindi mo kalahin anak, no? Nakbabalik dito si tita at meron na naman biyaya anak, no? Oh, anong mensahe mo sa ating sponsor anak? Anong... Ayan, naging emotional si, ano, no? Si Wendy. Kanina mga kababayan, siya pa ang nakaharap natin kanina dyan habang karga-karga niya yung kanyang ading, naiiyak na siya. Siguro natutuwa siya dahil nakikita niya na meron tayong bit-bit at siguro sabi na naman sa isipan niya, ay salamat, meron na naman kami makakain. Kaya thirst of joy. O, diba? O, kundi magpasalamat tayo sa ating mga sponsor. Ang pinadala po ng ating sponsor ay 4,865.74, mga kababayan. Yung ating sponsor, Silent Sponsor from Miami, no? Nagpaabot ng 4,865.74. Bumili tayo ng table and chairs, ayan, tapos bigas, tapos yung ating grocery. And then tulad ng ating ginagawa, lahat ng resibo pinapadala natin sa mga sponsor natin para alam nila kung saan napunta at ano po ang nabili natin sa pinadala lang pera para doon sa recipient. Okay, so may sobra kayo ng 724.25. Ikaw naman malaki dito, kuya. 500, 600, 720, 24.85. O, gawin ko ng 5 piso. Okay, maraming salamat po muli sa ating sponsor, Silent Sponsor from Miami. Maraming maraming salamat po sa iyong ganito ang puso na walang sawang tumulong sa ating mga kababayan na lubos na nangangailangan. Nawa ipagpalain ka ng Panginoong Diyos. Nawa ibigyan pa kayo ng kalakasan na katawan sa araw-araw. Nawa ibigyan pa kayo ng mahabang buhay upang sa ganon marami pa tayong masagip ng mga kababayan na tulad nila. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, pinaiyak na naman natin ang pamilya ni Ate Martina dahil hindi na akalain, no, na magkakaroon sila ng lamesa, may upuan pa, and then nabigyan pa natin ng mga groceries dahil ito po talaga ang pangangailangan. Ay, kaya tuwing tayo ay nagbibigay ng biyaya, mga kababayan, ay hindi po talaga naaalis yung bigas kasi ito yung pinaka-importante. No, sila yung masisipag, mga kababayan, gumawa sa gawaing bukid, no? Kaya tayo ay merong nabibiling bigas sa palengke o saan man dahil sa kasipagan ng ating mga manggagawa sa bukid na talagang napakasipag, no? Kahit sa tirik ng araw nandiyan sila, hindi nila iniinda yung tirik ng araw para makapagtrabaho lang sa bukid. Pero sila pa madalas na walang bigas, sila pa madalas na walang maisaing, no? Kung sino pa yung masisipag natin nandiyan sa kabukiran, pero sila pa madalas na walang pagkain, walang maisaing. O, diba, tulad niyan, nagbibilad sila ng palay, ang dami-dami nila dyan, no? Pero pagdating sa bahay, wala silang maisaing na bigas para sa kanila, no? Ang hirap, ang hirap. Okay, pagpasensyahan yung aming munting biyaya na nagagaling sa ating silent sponsor from Miami, Kuya, Ate Martina, no? At nawa ay kahit pa paano makatulong sa inyo sa araw-araw, no? Windy, no? Oh, di na mag iisip si Windy kung saan siya kukuha at manghuli ng palaka, ano, para may pang-ulam. No, Windy, no? May gulay dyan, nakita ko mayroong ano dyan, papaya. O, pwede na sa, ano, sa sardinas. Ang sarap na igisa mo lang.
Okay, sa mga kababayan, maraming maraming salamat po sa ating mga sponsors na patuloy sa pagmamahal sa mga kababayan natin. Thank you so much po. So mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan, pakishare at subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye!